Man, I tell you, gagaling ka talaga. Gagaling ka talaga. Mangyayari at mangyayari yan. Totoo, hindi ako nagbibiro. On the day na magkaroon ka ng desisyon na ganito, tapos na ang problema mo. Solve. Ayan, so welcome po sa ating panibagong video na gagawin ngayon, pero nakapokus pa rin po tayo sa sakit na diabetes. Ayan, so ang pag-uusapan po natin ngayon sa video na ito ay kung paano po ako gumaling sa sakit na diabetes at tuluyan ng nakalaya sa sakit na ito. Ayan, kung gusto po ninyong gumaling katulad ko sa sakit na diabetes ay panoorin po ninyo hanggang sa matapos itong video na ito para sa ganun ay gumaling din po kayo katulad ko. Ayan. Pero bago po tayo mag-dive in talaga sa ating pong video ngayon ay kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po ninyo upang maging part po kayo sa journey na kung saan ay makakatulong po sa mga taong nangangailangan po ng ganito. Ayan. Na mga ganitong video, ganitong kaalaman, ganitong information para sa ganun maging aware sila at para alam din po nila ang kanila pong gagawin at gumaling din po sila katulad po natin. Ayan. So makakatulong po kayo ng malaki sa paraan na pagsusubscribe po ninyo, pagsishare po ninyo dito sa ating pong video. Kung meron po kayong karagdagan at may mga question po kayo ay don't hesitate to comment down below para sa ganun ay mabasa din po natin at masagot po natin yung ating pong mga katanungan ngayon. Ngayon, ano yung ginawa ko? Ayan, nagmamadali. Ayan. Ano yung ginawa ko? Nasaya ako dito kasi isishare ko na po kung ano po yung karanasan ko para sa ganun ay gumaling na po kayo. Yung ginawa ko po ay naintindihan ko na yung aking pong karamdaman o kalagayan bilang isang diabetic ay mayroong pinagmulan. Naiintindihan ko at aware ako na ito po ay nakuha ko sa lifestyle na mayroon ako itong mga nakaraan. Ayan. So alam na alam ko po yon. At kung ang gusto kong gumaling ay mayroon dapat akong pagbabagong gagawin. Yun yung talagang transition na nangyari guys. Na talagang masasabi ko na in just one day ay talagang gumaling ako sa sakit na diabetes. Yung transition, no? So, ano yung ginawa ko na pagbabago para sa ganun ay gumaling na ng sakit na diabetes? Ang ginawa ko guys, pinago ko po yung aking pong old lifestyle to a healthy lifestyle. Ayan. So, yung aking dating lifestyle ay binago ko po patungo sa good and healthy lifestyle na kung saan ay meron po ako ngayon. Ayan. Kaya gumaling po ako. So on that day na kung saan ay binago ko po yung aking pong lifestyle at patungo po sa healthy lifestyle ay nagbago po lahat. Ayan. Nagbago po ang lahat talaga. Ayan. Kaya kapag kanais mong matulad sa akin na tuluyan na makalaya nito, dapat meron kang pagbabagong gagawin, kaibigan. Kung gusto mong gumaling at pagod ka na sa pagkukontrol at pagpapababa ng iyong blood sugar, gawin mo ito. Para sa ganun, makalaya ka na. Ayan, huwag mong pigilan ang sarili mo. Kapag ka nagbago na po yung ating pong lifestyle, ibig sabihin po nun ay marami po kayong i-give up. Ayan. Ay, marami pala akong i-give up. Paano ba yan? Baka naman yung mga i-give up ko ay hindi ko kaya. Kaya po ninyo, kakaya ko nga eh. Nakaya ko nga po eh. Ayan. So, hindi naman po ito habang buhay na katulad ng ginagawa mo ngayon na kinokontrol mo yung blood sugar mo na bumaba na kung saan ay gagawin mo ito habang buhay. Sasabihin ko sa iyo, kaibigan, kung hindi ka gumaling, gagawin mo ito habang buhay. Pero kapag ka gumaling ka, man, I tell you, para kang nabunutan ng talagang napakalalim na tinik. At nako, magiging kwan po kayo, magiging tunay na malaya po talaga kayo. Ngayon, ang give up po ninyo ay itong mga bagay na ito. Give up na po ninyo ang kwan, pag-iinom, kung nag-iinom po kayo. Very deadly po ito. Ayan. At itong paninigarilyo na to, men, itong dalawa na to na kung saan ay talagang tandem, kapag nagsisigarilyo, may inom, nako, nalikado po yan. I-give up na po ninyo mga kaibigan. At ito pa, itong pagkakape. Ayan. Yung pagkakape, give up na po rin nyo mga kaibigan kasi kapag nagkape ka, lagyan mo rin ng asukal. Tapos nakaka-addict siya, sasakit yung ulo mo kapag hindi ka nakakape. Totoo yun. Nako, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ganito mga bata pa lang. Nako, mahirap nang makawala sa addiction sa pagkakape. Eh, pag nagkape, nakalahating kutsara yung kwan, tapos may asukal din. Eh, paano kung puro kape? Delikado yan kasi puro kape, nakaka-addict yan.
Nakaka-addict po siya. Ang magiging problema po dun sa kape ay ganito. Palalakasin niya yung kwan mo, yung adrenaline mo, pero kapag wala na yung kanyang visa, babagsak ka na mas bababa po sa dati mong kalagayan. Ngayon ang mahirap. Ayan, ang iniwasan natin ay ma-maintain po yung ating pong kalakasan, yung immunity boost na mayroon po tayo. Pagka bumaba pa po doon, pagka may diabetes ka, magkakaroon ka ng complication, magkakaroon ka ng mga infection. Delikado yon. So, iwasan na po ninyo to. Ayan, ang pang-apat na iwasan po natin at baguhin na po natin, itong mga pagkain na kinakain natin. Sabi mo kanina, hindi na kontrolin. Alam nyo, kapag ka gusto mong gumaling, ang pagkokontrol at papababa ng blood sugar ay susunod na lang. Susunod na lang po yan. Ayan, kapag ka gusto mong gumaling, susunod po yan. At susundin mo kung anong sinasabi ko. Susunod po yun. Bababa at bababa ng ang blood sugar mo. Gagaling ka pa. Yan ang kagandahan nun. Ngayon, kapag ka kwan, i-give up mo na itong mga processed food, itong mga meats, itong mga dairy product na ito, itong mga instant food na ito, i-give up mo po ito. Pansamantagal. Ayan. Hanggat hindi ka gumagaling. Ayan. Mayroon namang hangganan. Hindi habang buhay. Yun ang problema eh. Kapag ka kukontrolin mo, pababain mo yung blood sugar mo, bababa talaga yan siya. Hindi ka magkakaroon ng complication. Pero itong katanungan, hanggang kailan mo gagawin? Gagawin mo sa habang buhay mo. Ayan. Yun ang problema. Kaya ngayon, gagawin mo pansamantagal lang to. Ayan. So, iwasan mo na itong matatabang pagkain, itong mamantikang pagkain, itong karne, itong mga processed food na ito. Suko muna, stop muna, stop. Teka lang, wag muna. Wag mo munang kainin ito. Kontrolin mo yung sarili mo, kaibigan. Gagaling at gagaling ka kapag kasusundin mo ito. Pansamantagal lang. Ayan. Kaya nga, on that day na mag-desisyon ka at magkaroon ka ng commitment, na baguhin mo lahat ito, I tell you, kaibigan, maging totoo yung pinapangarap mong gagaling ka sa sakit na diabetes. Kung nakaya ko, kaya mo rin. Wala tayong pinagkaiba. Kung yung struggle mo, struggle ko rin. Yung problema ko, problema mo rin. Kaya wala nga pinagkaiba. Ang kailangan lang natin ay yung disiplina sa sarili. Ayan. So, kung dati ay hindi ka nag-exercise, mag-exercise ka na ngayon. Hindi dapat nawawala itong dalawa na ito. Yung pag-iwas sa pagkaing matataba, mamantika na yan, makolesterol na yan, tapos sabayan mo pa ng pag-ehersisyo, pag-exercise. Man, I tell you, gagaling ka talaga. Gagaling ka talaga. Mangyayari yan. Totoo, hindi ako nagbibiro. On the day na magkaroon ka ng desisyon na ganito, tapos na ang problema mo, solve. Maliwanag yun, solve talaga. Kaya kung gusto mong gumaling, kaibigan, sundin mo kung anong sinabi ko. Magbago ka ng lifestyle. Patungo sa healthy lifestyle. Mag-exercise ka na dapat. Iwasan mo na yung matatabang pagkain, processed food, mamantika, yan. Itong masasarap na ito, mga sweet na ito, na iwasan mo na ito, mga kaibigan. Tapos, iwasan mo na rin ang pag-inom at paninigarilyo, pagkakape. Iwasan mo na ito, kaibigan. Pag ginawa mo ito, sasabihin ko sa iyo, magtatagumpay ka at magiging katulad ko na naging malaya sa sakit na diabetes. Yan, sana natulungan kita. Sana na-encourage kita na gawin mo ito. Kasi ang kagustuhan ko ay gumaling ka rin katulad ko. Kaya salamat sa panunod mo hanggang sa oras na ito. At pagpalain ka ng Panginoon, kaibigan. Yung nais mo na gumaling at maibsan yung bigat na pinapasan mo, ay yun din ang pagnanais ng Panginoon na gumaling ka at mapagaan yung bigat-bigat na daladala mo. Ganun yung kabuti ang ating pong Panginoon. Yun ang pinakamagandang pangyayari na pag na-realize natin na nandyan ang Panginoon, na kung saan ay hangad din niyang gumaling tayo. Kaibigan, kung ano yung paghahangad mo, ganun din ang paghahangad ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po. Ayan. Maraming salamat. At hanggang dito na lang po yung video po natin. Kita-kita po tayo sa susunod nating pong video. Peace!